showbiz fanatics Alden Richards na piga dito po sa kanyang Fast Talk interview with Mr. Boy Abunda. Ang hindi natin inaasahang tanong, narito na. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, syempre hindi natin tatapusin ang vlog na ito, video na ito, nang hindi po natin pinapasalamatan ang lahat ng mga supporters and lovers of Mr. Alden Richards and Maine Mendoza. So dahil dyan ay narito naman ang inyong mga POV regarding po dun sa ating pong last updates patungkol po kay Alden at kay Maine Mendoza. Unang nagkomento mula po sa ating pong latest vlog si Ma'am Shilita Salvador. Sabi niya, mahirap maging payag ka sa pito. Wag na kung sino-sino ang gagawing kabastusan, Maine. Wag na lang. Ayan. So sana po naintindihan natin. So next time po na magko-komento tayo sa ating comment section, make sure na talagang ano siya, hultos, 'di ba? 'Yun po yung ating pong hiling sa inyo na taga-subaybay natin para naman at least, 'di ba, lahat tayo maiintindihan at mauunawaan natin 'to, no? So sabi niya, wag na lang daw gawin ni Maine kung mababastos lang siya. So ganun po yung siguro yung nais ipabatid ni Ma'am Shilita. So but anyways, thank you po sa inyong komento. Salamat po sa POV. Sabi naman ni Ma'am Shi Clarissa California, Christine Serrano ng USA, Alden Richards, Maine forever. True Ma'am, thanks sa update sa 2015. Libro CD nilang mag-asawa nung ikasal sila. Meron ako true Ma'am 2016 to 2023 yan. So isa yan sa mga talaga ng masasabi nating loyalist lover of Alden Richards and Maine Mendoza na since 2015, no? Hanggang year 2023, nandyan pa rin po si Ma'am si Christine from USA. Salamat po sa matinding pagmamahal at pag-support ang ibinibigay po ninyo para kay Alden at kay Maine Mendoza. Asahan nyo po na talagang iahatid natin sa inyo pinakamaiinit na balita patungkol po dito kay Alden at kay Maine. And of course, we still have another comments coming from our viewers. At alam nyo po talagang kung bakit talagang ina-highlights natin yung mga komento ninyo. Kasi gusto ko pong marinig, hindi lang po ako dapat yung nagbibigay ng updates. Of course, may mga nais din po ako marinig towards you para kung meron man tayong hindi pa natin nalalaman, no? Minsan sa inyo ko rin po nalalaman, eh, di ba? Parang mas marami pa po kayang knowledge about Alden and Maine kesa sa akin. But anyways, maraming salamat po sa mainit na pagsuporta. Sabi naman ni Ma'am si Amelia Guerrero, good evening. Ano ba yan? May mga picture si Alden kasama mga kapatid nung grade school siya at kasama si April na dalaga na. Magkapitbahay kasi at magkamag-anak. Nakatulong ang pamilya ni April sa pamilya nila Alden noon. Gipit sila kaya gumaganti lang si Alden. Ngayong may kakayahan siyang tumulong sa pamilya nito. Marami lang taong malisyoso at ayaw tignan ang good side ng closeness na pinanday ng taon. Thanks sa update. Ayan. I understand po eh. And umaagree po ako sa inyo, Ma'am si Amelia, na marami talaga ang binibigyan ng masamang meaning, no, yung pagiging close ni April at ni Alden Richards. Kasi kung nakikita natin siya na kung saan pumunta si Alden, eh naroon si April kasi pinangako ni Alden na kung ano man yung mga hindi or gusto niyang iparana sa pamilya niya, eh gagawin niya po yun. Eh si April po, tinuring niya na po yun na pamilya. Kahit hindi po niya tunay na kapatid yun, magpinsan lang sila. Pero gusto niya po na maranasan din ni April kung ano yung mga dinadanas nila. Kasi alam naman natin na may mga ganun po tayong mga closeness sa mga relatives natin, di ba? Meron isa or rest na talagang close to our heart, na kahit parang kumbaga eh pinagbigkis na sila ng yung kanilang mga puso, 'di ba? Mga parang tinuring talaga nila yung isa't isa na magkapamilya. Kaya naman tama nga 'yung sabi ni Ma'am si Amelia, na sana 'wag nating lagyan ng mali siya yung pagiging close nila sa isa't isa. At sana wala na tayong makikita na anything na makikita natin diyan sa ano, no, comment section na parang nag-ano pa, nag
bibigay pa ng hindi kagandahan na komento patungkol doon. But anyway, maraming salamat po sa inyong mga comments. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And now, bago tayo magsimula, panoorin natin ang video na ito. Anong tanong ang nakasulat doon? Yon. So isa yan sa pinaka-aabangan nating tanong towards Mr. Alden Richards kasi ngayong araw po ay talagang hindi po may iwasan ng GMA na talagang i-promote ng todo yung Canpass Talk with Boy Abunda dito po kay Mr. Alden Richards dahil alam naman natin that Boy Abunda was already transferred or dati po kasi siyang GMA 7, bumalik lang siya sa GMA 7 dahil nga wala naman po talagang kasiguraduhan kung magkakaroon pa ng prangkisa ang ABS. Pero dahil nga po dun sa balita na parang magko-collab na ang ABS-CBN at ang GMA, ano bang klase ng collaboration yung sinasabi na yun? Collaboration po, pero hindi po ibig sabihin na yung mga artista po ng ABS mapupunta na sa GMA. Meron po kasing mga movie ang ABS-CBN na nais pong i-franchise or bilhin or ipalabas dito po sa GMA. Pero mga movie po yon. And kung gagawa man sila ng teleserye at maganda po yung naging arrangement at bayaran, pwede pong mapanood yun dito sa GMA 7. Pero this time, katulad nga po ng ating pong ibinalita sa inyo noon, na naka-line up or ni-line up ni Mr. Boy Abunda sa kanyang first ever TV screening po ng hashtag Pastok with Boy Abunda. Una na dyan si Miss Marian Rivera, of course, ang reyna ng GMA, inuna niya po sa Pastok. At ngayong Wednesday ay nakaschedule nga si Mr. Alden Richards. At syempre, ano pa bang inaasahan nating tanungin tungkol sa kanyang love life? Alam niyo naman po, ang lahat ng mga nakapaligid kay Alden, yun at yun lang din ang binabantayan. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang rason nila kung bakit laging yun ang tanong nila kay Alden. Paulit-ulit naman na sinasagot ni Alden yun. At laging yun po ang pinag-uusapan. Hindi natin alam kung ano pong gusto talagang palabasin. Pero gusto ko lang pong linawin sa inyo na ito pong Pastok with Boy Abunda na to. Hindi po ito live . Ito po ay na-taping na. Ito po ay na-edit na. So kung may mga hindi po kayo kanais-nais na sagot ni Alden Richards, na-edit out na po yung iba. Kaya huwag na tayo magtataka kung ano man ang kalabasan ng Pastok na to with Boy Abunda. At supportahan na lang natin si Alden kung ano man po yung kanyang gagawin at ano man ang mangyayari sa Pastok with Boy Abunda ngayong gabi. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.